Ang Republic Act 11458, amending Section 1 of RA 53 and amending RA 1477 otherwise known as the SOTO Law. Itong batas daw na ito ng Republika ng Pilipinas ang siyang binalahura at binastos umano ng mga kinatawan ng 19th Congress kamakalawan nang ipakulong nila ang dalawang mamamahayag. Dahil sa pagtangging sabihin kung sino ang pinagkunan o pinagmulan ng impormasyon. Malinaw umano ang batas sa pagsasabing hindi maaring pilitin ng kahit sino, kongresoman o korte na sabihin ng isang mamamahayag kung ano at sino ang source ng kanyang information. Maliban pa rito, sa naging bagong desisyon ng Korte Suprema o ng jurisprudence na bagamat kinikilala ang contempt power ng Kongreso, hindi ito maaring abusuhin ng mga mambabatas. Ibinigay ang kahalintulad na issue ang sa Farmalee versus Senate Congress, Senator Gordon. Kaya pala marami ang nagsasabing ilegal ang ginawang pagkulong sa dalawang anchor ng SMNI dahil sa SOTO Law na ito. Samantala, ang magaling na lawyer na si Attorney Darwin Cañete ay nagbigay naman ng comment reaction na may kaugnayan sa issue, aniya. As I have said during the ABS-CBN issue, networks have to be accountable for their broadcasts. It is a franchise and therefore a privilege. That issue should be met squarely and there is no need to dance around a contempt charge. If the numbers are there, and the cost clearly proven, revocation of franchise proceedings are in order. But the proceedings should be publicly broadcast so the public can decide whether the legislators they have elected are wise and reasonable. At ang isa pang sikat na abogado na si Attorney Ferdinand Topacio ay may hamon sa Congress dahil aniya naman ay Dear aptly named Lower House, ipa-cancel na po ninyo yung franchise ng SMNI. Now na po. Para makita na po natin ang tunay na kulay ninyo at ng ating Senado. Tieba, yes to SMNI shutdown. Ang isyong ito ay binigyan naman ng comment reaction ng well-known influencer na si Mr. Real Talker. At pagkatapos, may isiniwalat naman si Ka-Eric sa pagkakalipat nila ng kulungan ngayong araw lamang. Panuuri ng full video para sa iba pang detalye na magsisimula naman pagkatapos ng maiksing intro. Pansin nyo mga Lods, ginagawa nila ngayong attack dog, no, ang Kongreso. Sa lahat ng bumabatikos, no, sa House of Representatives, lalo na kay Tambaloslos. Ginagawa nilang instrumento ang Kongreso para i-oppress, para patahimikin, at para atakihin ang mga nagtatanong, bumabatikos, at mga namumuna sa pinaggagagawa ng mga kongresista at ng, di ba, House of Representatives. Kasi sa totoo lang mga Lords, palagi nilang sinasabi, okay, ang Kongreso, ang House of Representatives is House of the People. Di ba? Paano yung naging House of the People kung magtatanong lang ang tao saan napunta ang pondo nila, ang budget nila? Ipatatahimikin mo. Di ba? Kasi saan ba ito nagsimula? Nagsimula lang naman ito nung, di ba, nung ibinunyag nila Ka-Eric, nila Badoy, nila Sas, no, na sobrang laki pala, million-million pala, billion-billion pala ang pondo ng mga kongresista at mga nasa kongreso. Di ba, doon naman nagsimula lahat, di ba? Di ba? Doon naman nabulaga lahat ng mga kongresista, di ba? At yung sinabi ni former President Duterte na ang House of Representatives, no, ang pinakakorap na institusyon sa Pilipinas. Yun, di ba? Doon sila nasaktan kung ano-ano na mga pinaggagawa nila. Napaka-defensive. Kasi alam niyo, sa totoo lang mga Lods, kung hindi totoo, bakit sila ganyan? Bakit sila napaka-defensive? Bakit nila papatahimikin ang mga tao? Bakit nila papatahimikin yung mga nagge-criticize sa kanila at nagtatanong sa kanila? Di ba? Abay, parang mali na po iyan.
Lahat naman tayo ay may freedom of speech. Lahat naman tayo ay may karapatang magtanong. Diba? Sa mga kongresistang nakikinig sa amin, may karapatan kaming magtanong at tama naman ang sinasabi no, nila ka Eric, saan napunta ang pondo? Diba? Kasi kung mali naman din no, yung sinasabing billion, billion, million, million pondo nyo, abay, dapat ipakita nyo. Diba? With evidence, ipakita nyo. Huwag yung andami nyong sinasabi. Imagine nyo sa sobrang kadesperado nyo, ipapaklose nyo na yung SMNI. Sa sobrang kadesperado nyo, papatahimikin nyo yung mga host dun. At ito pa, please lang, huwag nyong i-relate ito sa ABS-CBN. Kasi sa totoo lang, ang daming violations, no? Ang daming violations ng ABS-CBN, kaya sila sinara. Ang SMNI, ano ba ang violation nila? Diba? Ang natatanging violation nila ay sumusuporta sila sa mga Duterte. Yun lang yung nakikita nilang violation. Pero sa totoo lang, legally speaking, ano ba ang violation ng SMNI? Kaya alam nyo mga lords, lahat ng panggigipit na ginagawa ngayon ng kongreso, ng mga kongresista sa SMNI, hindi naman dahil nagsispread kuno ng fake news. Sus! Ang tao naman, matatalino naman ang tao eh. Kung nakikita naman nilang hindi totoo, hindi naman maniniwala ang mga tao eh. Takot lang kayo! Ang sabihin nyo, ang totoong dahilan talaga ay may programa si Tatay Digong doon sa SMNI. Yun yun, mga gonggong! Samantala, nagpost naman si KLC ng isang kahabag-habag na eksena sa pagitan ng mga anak ni Doc Lorraine Bedoy. Ayon sa caption ay, Doc Lorraine's children visited her last night. She's still detained, so they celebrated her husband's birthday there with her, and she still didn't eat. Bahala ka na God sa karma na ibibigay mo. Amen. At narito naman ang bagong pahayag ni Ka-Eric Celes sa pangalawang araw ng kanilang hunger strike. Statement of Ka-Eric Celes. Hello friends, supporters and families of Ka-Eric and Dr. Lorraine Bedoy. We wish to inform you that as of 9 a.m. today, December 7, 2023, inilipat po kami sa South Facility Building, beside the South Gate of Batasan Complex, for our continuing persecution through the illegal detention order issued by House Committee on Legal Franchises, upon the orchestration of the de facto, illegal President of the Republic of the Philippines Martin T. Romualdez, who is weaponizing the entire House of Representatives as his personal machinery for personal vendetta and political persecution against his political enemies, with his political alliance with the CPP-NPA-NDF, especially the urban operatives of the Communist Terrorist Group, their Kamatayan Party List bloc. The Romualdez CPP-NPA-NDF mini-coalition government inside the House of Representatives is now weaponizing the House of Representatives as their main political machinery to violate constitutional rights of individuals who they consider as threats to their political tyranny. I and Doc Lorraine Bedoy are now entering the second day of our hunger strike, hunger protest, as we continue to resist and oppose our serious illegal detention at the House of Representatives, Batasan Complex. Please keep us strong by your prayers and moral support. For God, country and our people, we shall persevere. Sana ay maikalat po ang mensahe na ito bilang suporta kina ka Eric at Lorraine Bedoy para malaman ng publiko ang umano'y kalabisang ginagawa ng HOR.